Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Narito na po ang ikasiyam na bahagi. It's Eddie. Dumb it. Sa kabila ng lahat, hindi niya napigilan ang paglawak ng ngiti. Hearing Sid's annoyed voice distracted her from her misery. Sid, Sid, you will always be my Sid. Whatever, Cassie. Sabi na lang nito. So Sid, bakit ka tumawag? I was worried about you. Sabi ni Nana, sumama ka raw dyan sa fiancé mo sa kunsaan. I was checking if you're still breathing. Dapat ay nalungkot siya sa paalala nito tungkol kay Rafi, pero hindi niya nagawa. Ang tangay niyang naramdaman ay pagpapasalamat. Oo nga at bigo ang kanyang first love. Oo nga at mukhang wala siyang pag-asa kay Rafi. Kahit na binigay niya na ang makakaya niya, swerte pa rin naman siya. She had her loving parents, she had her Nana, and she had this stubborn and cranky friend. Walang dahilan para malungkot. She had always been blessed. Wala siyang karapatang umarteng miserable. I'm okay, thank you. Iyon lang bang itinawag mo? Don't give your V-card until you're sure he loves you, okay? Napasinghap siya roon. Sid, tumawa ang gago. And tell him to wear a condom. You don't want to get pregnant or get any diseases. You stop. Ang init-init ng mga pisngi niya. Tawa pa rin ang tawa ang kababata. I hate you. And I love you. He sing-songed. Bye-bye, baby girl. Stop calling me that. Then stop calling me Sid. No. Kung kaharap lang niya ito ay binilatan niya na. Yeah. Bye, baby girl. At inapos na nito ang tawag. Hindi niya mapigilan ang pagngiti habang binababa yung cellphone. Talking to Sid lifted up her spirit even just for a bit. Bumuntong hininga siya at nagtaas ng tingin sa salamin. Nagulat siya na makita si Rafi na nakatayo pa rin sa kanyang likuran. Hindi niya inakalang nandoon pa rin ito. His whole body was tense as he stood behind her. Ang sama ng tingin nito sa kanyang cellphone. Nagtaas ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. What does he want? His voice was pure venom. His anger caught her off guard. He's just asking if I'm okay. A sneer twisted his handsome face. He should really stop calling you like that. It's pathetic. He obviously likes you and he's acting like a lovesick dog. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya akalaing kaya magsalita ng ganoon katalim ng binata. He treated her harshly on the night they first met. But his animosity was displaying was on a whole different level. He looked like he wanted to murder Sid. Pero pagkatapos ng gulat ay pumalit ang galit. Tuluyang rumihistro sa kanya ang sinabi nito tungkol sa kanyang kababata. How dare him? Hindi nito kilala ang kaibigan niya. A lovesick dog. Sampal iyon sa kanya. After all, she had been following him around and practically begging him to love her like a shameless dog too. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan. So what if he follows me around like a lovesick dog? Anong masama na sundan mo ang mga bagay na gusto mo at gawin ang lahat para makuha yon? Tumawa ito at tila binudburan nito ng asin ng mga sugat na hindi niya namalayang ginawa nito sa kanyang puso. It's pathetic. He was no sense of shame and decency. He's so obvious. It's downright desperate. Naramdaman niya ang pag-init ng mga mata. So nakakahiya at desperada pala ang tingin nito sa ginagawa rin niya. You're right. It's shameful. I'm sure you can't wait for this 2-week trial to end, huh? Nanlaki ang mga mata nito at nawala ang kulay sa mukha. Cassie, that's what I mean. Kinagat niya ang kanyang labi at pinikit ang mga mata. She was getting tired of this. Just leave me alone for a minute. I really don't want to talk to you right now. Mabilis itong lumapit sa kinauupuan niya at hinawakan siya sa balikat. Lumuhod ito sa harap niya at pinersa siyang humarap dito. Cassie, I didn't mean it that way, I swear. Mapait siyang mapangiti. Maybe he did not. But subconsciously, he probably did. Dahil kahit siya mismo, tingin niya ay nakakahiya yung ginawa niya. He was right. It was pathetic. Shameful and downright desperate. Hindi niya talaga dapat ginawa yon. Just leave me alone for a moment, please. Hinawakan siya nito sa pisngi. Cassie, please. I'm sorry. Nilabanan niya ang luha. Iyaki na siya noon pa pero pinaalala niya ang binatang ito. It's okay. Inaantok lang talaga ako. Cassie, please. I really didn't. Raf. They both froze when they heard Annie's voice outside the room. Raf, andyan ka ba? Isasabihin ako sa'yo. Isasabihin din si Jay. Nanatiling nakatiimbagang ang binata sa harap niya. Napalamlam ang kanyang mga mata. He's here, Annie.
Tumayo siya at naglakad palapit sa pinto. Binuksan niya iyon at humantad sa kanya ang balisang anyo ni Annie. Mariing magkasaklop ang mga palad nito at may pag-aalala sa mga mata. Kung anon una ay hindi pa siya sigurado kung may namamagitan kina Annie at Raph, ngayon ay sigurado na siya. She easily recognized the expression in a woman's face. It was worry and jealousy. She should know. Iyon ang nakita niya sa mukha niya kanina sa restroom nang tinitigan niya ang sarili sa salamin. Sandali siyang pumikit at marahang humugot ng hangin. Puno ng pag-aalinlangan ang tinig ni Annie. Susunod na ako. Sambit ng binata mula sa kanyang likuran. Nagmulat siya at nakita niyang muli ang kung anong sakit ang bumukas sa mga mata ng kababata ng binata. Kung lilingon siya, sigurado siyang makikita rin niya ang parehong sakit sa mga mata ni Raffy. Gusto niyang tumawa. Hindi niya maiwasang isipin ano ba ang problema ng dalawang to at bakit naghiwalay. They obviously still have unresolved feelings for each other. Pero agad din iyong nakuha ng sagot sa kanyang tanong. Ang engagement nila, iyon ang pinakahalatang dahilan sa kanyang nakikita. Nag-init ang kanyang mga mata. Sid was right. This was stupid. She should not have entertained even the idea of this engagement. Okay, hihintayin ka na lang namin sa living room. Nagpalitan sila ng pilit ng ngiti. Mabigat ang paang naglakad ito palayo. Umalis siya sa pintuan at walang lingon na nilagpasan si Raph. Pero maagap na nahagilap nito ang kanyang braso. Nanatiling matiim ang titig niya palayo rito. Cassie, makapal sa emosyon ang tinig ng binata. Leave me alone. I really didn't mean it that way. She almost laughed bitterly. Sa pag-arte ng lalaki ay tila ba hindi nito kaya na manatili siyang galit dito. Na para bang napaka-importante niya rito. Nilunok niya ang mapait na lasa sa kanyang bibig. Hinila niya pabalik ang braso at naglakad muli papuntang kama. Humiga siya roon at kinalamutan ang sarili. Nakatagilid siya sa kama at nakatalikod sa binata. Subalit kahit nakapikit, alam niyang hindi pa rin ito nililisan ang silid. She could feel his tension as he stood there in the center of the room. But she ignored him. She was being a spoiled brat but she did not care. Dumaan ang ilang minuto pero nanatili itong nakatayo lang doon. Gusto na niya itong harapin. Sigawan at itulak palabas ng pinto. Why couldn't she just leave her alone? Then, a thick and coarse voice, he spoke again. Let's talk later. Rest well. Rinig niya ay habag nito papalayo. Ang pagbukas ng pinto at ang pagsara niyon. Mariin niyang niyakap ang sarili. Ngayon wala na ang lalaki. Hinayaan na niya ang sariling humikbi. Hey! His whole body tensed when he heard Cass's voice. Agad na napaangat ang kanyang tingin mula sa tinimplang formula milk. Nakatayo ang dalaga ilang dipa mula sa kanya. She was biting her lip and was shifting her weight from one foot to another. Her pretty face was scratched up in an uneasy frown. Hey, ang tanging niyang sabi. Nagtaas ito ng tingin at alanganing umiti. Maliit lang yon, pero pakiramdam niya ay natanggal ang ilang kilo ng bigat sa kanyang mga balikat. He found himself smiling back. She shyly stared up at him. I'm sorry for being a brat. Mabilis siyang umiling. No, I'm sorry for what I said. I don't know what I came over me. I was just... Lumunok siya. Hindi sigurado kung kaya ba niyang aminin ang tunay na nararamdaman habang nakikipag-usap ito kay Sid kanina. Just remembering the man's name made him want to break something. Umiling siya sa sarili. It's okay. We all have our crazy moments sometimes. Anong ginagawa mo? Lumapit ito sa lababo kung saan tinitimpla nito ang gatas ng anak ni Jay. Her sweet scent attacked his sanity and found himself greedy wallowing in it. Lumunok siya at itinuon ang atensyon sa ginagawa. Tinakpan niya ang bote at kinalog iyon. I just need to cool this down for a bit. Marunong ka magtimpla ng gatas ng bata. May maliit na ngiti mula sa mga labi nito. Natagpuan niya ang sariling nakangiti muli. Pero kung tutuusin, hindi siya huminto sa pagngiti mula na makita niya itong pumasok sa kusina. Nakaprepare na to. Tinataktak ko lang tapos nilagay ng mainit na tubig. Nakangiti niya ang amin. She laughed softly and he felt now the familiar sensation of this. Insides fluttering like crazy. He realized that he really liked her laughter. Gaano katagal mo palalamigin? I don't know, just until it's cool enough for the baby. Madalas ka bang magtimpla ng gatas para sa mga bata dito? Yes, yung 6 na batang kalaro mo dito. Ako ang nagpapalit ng diapers ng mga yan dati. Lumuwang ang ngiti nito. I really admire your relationship with the people here.
It makes me feel so shallow in comparison. It makes me feel that I don't have the right to be depressed and miserable. Because there are so many wonderful people like you in this world who are doing their best every day. It makes me remember that there are so many other important things in the world than my silly problems. Nawala ang ngiti nito at natagpuan niyang nawala rin ang ngiti niya. He realized he hated seeing her sad. Lahat ng tao may karapatang ma-depress. Allow yourself to cry if you want to. And don't think for one moment that you're shallow and that you're trying hard enough. You're a very persistent person who does all she could to get the things she wanted. You are not shallow, Cassie. She looked up at him, her pretty eyes wide with hope and uncertainty. And he found his throat tightening with emotions and he did not want to identify. Nanginig ang mga labi nitong umiti at tumango. Pagkatapos ay dramatikong humugot at bumuga ng hangin. There, I feel so much better now. He tried not to, but he found himself smiling broadly. Seeing her smile made him breath so much easier. Pinalingan nito ang ilang mga baso sa lababo. Kinuha nito iyon at sinimulang hugasan. May ilang hibla ng buhok nito na humihiwalay sa tali nito. Tumaas ang kamay niya para hawiin iyon. Pero nang mapansin ng babae ang gagawin niya, ay nanlaki ang mga mata nito. Mabilis itong umatras. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis itong umiti. Ate Cassie, patulong naman mag-level up dito sa Angry Birds. Sumulpot ang 6 na taong gulang na si Nico sa pintuan ng kusina. Nakita niyang tila na bunutan ng tinik ang dalaga at mabilis na tumakbo rito. Sure, doon tayo sa living room. Kinarga nito ang bata at halos tumakbo ito papunta sa salas. Mariin siyang napatitig sa sahig. The image of Cassie backing away from him brought a cold feeling to his stomach. Maingat siyang humugot ng hangin at sinabi sa sarili na walang ibig sabihin iyon. Ibinabad niya sa tubig ang feeding bottle na may lamang gatas para palamigin ang mga iyon. Matapos ang ilang minuto, ikinuha niya ang mga iyon at tinungo na rin ang living room. Agad na hinanap ng mga mata niya si Cassie. Nakaupo ito sa karpetadong sahig at nakasandal sa sofa. Nasa kandungan nito si Faye. May nilalaro ito sa iPad na pagsalubong ng dalaga. Tila nagturuan ang mga ito sa paglalaro. Lumapit siya kay Jay na nakikipag-usap kina Mama Helen at Annie. Tumango siya rito at ibinigay ang mga feeding bottles. Pagkatapos ay naglakad palapit kay Cassie. His friend looked at him strangely but that chose to ignore it. Umupo siya sa tabi ng dalaga. Nakangiti itong napaangat ng tingin pero na makita siya ay napawi iyon. His muscles tightened at her frozen expression. She gave him a forced smile then turned back her attention to Faye. So kapag hinila mo ang mga ganito, tingnan mo mas malayong bagsak niya. Turo nito sa bata. Sumunod naman si Cassie sa paslit. Namatay na. Tili ni Faye at winasiwas pa mga paa nito sa saya. Natamaan nito ang baso na nakapatong sa coffee table. Nabasag iyon at natapon ang laman nitong juice. Ay, tili ng bata at mabilis itong inabot ang basag na baso. Wag! Sabay nilang saway ng dalaga at sabay rin nilang iniabot ang kamay ng bata. Pero na magkadikit ang daliri nila, inapapitlag ito at marahas na binawi ang palad. Sanhi para mapadiin ang kamay nito sa bubog sa mesa. Cassie! Agad niyang hinagilap ang kamay nito. No, I'm okay. Hinila nito ang palad pero hindi niya ito hinayaan. No, let me see it. It's okay. Cassie, I said I'm okay. Binawi nito ang kamay na tila ba mapapaso ito kapag hinawakan niya. His heart rammed painfully inside his chest as he stared at her pained expression. Uy, okay lang kayo? Umupo sa tabi nila si Jane. Cassie, may sugat ka? Agad nitong hinagip ang kamay ng dalaga. Sumakit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan na makitang hindi iniiwas ng babae ang palad sa binata. He glared at her accusingly. Pero nanatili itong nakaiwas ng tingin sa kanya. Linisin natin, halika. At hinila ito patayo ng lalaki. Lumapit si Ate Yoli sa kanila at inayos ang mga bubog sa mesa. Ikaw kasi hindi ka nag-iingat. Rinig niya sita nito kay Faye, ngunit wala sa mga itong atensyon niya. Mariin siya nakatitig sa dalaga na hila-hila ni Jane. Papunta sa kusina. Raph, narinig niya ang boses ni Annie, pero halos hindi rin niya napansin iyon. Tumayo siya at tinungo ang kusina. Natagpuan niya si Cassie sa lababo at sinasabunan ang kamay nito. Si Jay ay naghahalungkat ng kung ano sa cupboard. Nilabas nito ang first aid kit at tinungo ang mesa.
Hinila nito ang dalaga papunta roon. Noon lang siya nito nakita. "Oh, kuya," bati ng lalaki. He found himself glaring at Shay's hand that was holding Cass's arms. Pinilit niya ang sariling titigan ang lalaki. Jay was boyishly handsome and only 18, just 2 years younger than Cassie. The two actually looked good together. "Iwan mo muna kami." Hindi niya nakilala ang sariling tinig. Nagulat ito at alangan napatingin sa kanya. "Ah, no, hindi mo kailangan umalis." Napahawak ang dalaga sa isang braso ng lalaki. What is it, Raph? Pwede mo bang sabihin kahit andito si Jay, di ba?" The panic in her eyes clawed sharply in his gut. Pero itinulak niya ang sakit pa ilalim. "No, Jay, please leave us. Wala nagawa ang binata kundi sumunod." Nang sila na lang ni Cassie, lumapit siya rito sa malaking hakbang. Agad itong nanigas nang nasa harapan na siya nito. "Akala ko ba pinatawad mo na ako?" His voice sounded so rough even in his ears. Nagtaas ito ng tingin sa kanya. Nung una ay may pag-aalinlangan sa mga iyon pero mabilis ding nawala. Her big pretty eyes turned calm and friendly. "I have. I'm not angry, Raph. It's really okay. Then what are you doing?" Hindi niya na itago ang pag-aakusa sa tinig. Inabot niya ang braso nito pero muli ay mabilis itong lumayo. He knew there was pain and anger in his eyes. "That. Why are you doing that?" "I... Are you avoiding me?" "Of course not. I'm talking to you and I'm not." "Then why are you jumping like that wherever I touch you? You act as if I hurt you when I touch you." Napuno ng kung anong sakit ang mga mata ng dalaga. Pero mabilis itong nilabanan niyon. Umiling ito at pumikit. "That's not true. I'm just a little tired. I'm not angry. I'm really not." Nagmulat ito at buong sinseridad nang umiti sa kanya. Walang pagsisinungaling sa mapupulang labi nito. She was truly not angry with him. The smile on her soft lips said it all. Pero imbis na kumalma ay tuluyan siyang nabalisa. She was friendly toward him. The boundaries she was setting were painfully clear. He was now just a friend. Nothing more. Nothing less. "Cassie," sinubukan niya uli itong abutin pero mabilis itong tumayo. The sight of her walking away from him filled him with anger and panic. "Stop walking away from me." Hinablot niya ito sa baywang at hinila palapit sa kanya. Pumalupot ang braso nito at marin itong idinikit sa kanyang katawan. His chest hurt and he could not think properly. "Don't avoid me. And I hate it. I hate it." Itinaas nito ang mga mata sa kanya. Puno ng emosyon ang mga iyon at natagpuan niya ang sariling walang ibang nais kundi ang malunod sa mga iyon. "Then, what are you saying, Raph? Do you like me?" Hindi siya nito hinintay na sumagot. "I'm not blind or stupid. I know there's something between you and Annie. Naghiwalay kayo dahil sa engagement, tama ba?" Her words jarred him to immobility. It was enough to make him lose focus in his present frustration. Malungkot itong ngumiti at pakiramdam niya ay may yelong gumagapang sa kanyang sikmura. "Don't worry about the engagement. I'll talk to Dad. This whole thing is stupid. Go back to Annie, Raph. Don't let these things ruin you and what have you have with her. It's okay. You could stop this now." Kinalas nito ang yakap niya, pero hindi niya magawang pakawalan ito. Dread, pain, guilt, and whole lot more of glutching emotions flooded his veins and head-spitting intensity.